Hello mga best friend, pupunta tayo ngayon ng Pampanga sa magbibisita, iglesia tayo. Tapos at the same time, pupunta na rin ako dun sa tito ko sa San Fernando, Pampanga. So yun, kasama ko yung aking magina, yung bunso ko at saka yung asawa ko. Yung anak ko panganay hindi makakasama kasi busy siya eh. Dito tayo dadaan sa Muson, tapos pagdating ng Muson, kakanan tayo going to Santa Maria. May daan din naman papuntang may kawayan, Marilao, yan, dederecho ka. So, dyan tayo dadaan sa Santa Maria. Tapos, Bukawi. So, more or less, mga ano siguro, depende kung hindi matraffic, mga kaya natin takbuhin ng mga 2 hours. From dito sa San Jose del Monte, hanggang dun sa Apalit, Pampanga. So ayan, nandito na tayo sa Halang. Ito yung part na sobrang traffic lagi. So 25 minutes na tayo tumatakbo. Pag yung regular yung pasok, sobrang traffic din sa ano na yan, sa intersection na yan. Traffic yan, umaabot na sa 500 meters minsan. Sobrang tagal. Kaya pag pumupunta ako rito sa Santa Maria, nagmumotor na lang talaga ako. So thanks God ngayon, hindi ganun ka-traffic. Linggo nga pala ngayon, mga best friend, ano? So ayun, dito na tayo sa parada. So kung makikita nyo yun, signboard na yun, yun. Pag kumanan tayo, going to ano yan, Santa Maria Public Market. May daan din dyan papuntang Guyong. So may daan din dyan papuntang Katmon. So ilabas ng Katmon na yun, proper sa Pampalay. Ito yung mga mahilig sa loming Batangas. Meron din gumagawa dito ng loming Batangas style na napakasarap. So 2 times na ako kumain dito. 3 times na ito. Yan, masarap yung loming Batangas dyan. Dito lang yan sa parada, Santa Maria, Bulacan. So yung isang order niyan, depende kung ano yung gusto nyo, kung special, 80 pesos, kung regular, 60 pesos. Meron din naman pandalawang tao, times 260 pesos. Yung topics yung sa babo, overload niya, maraming magalaman. Ito, meron ding tagos dito papuntang Marilao. Kung sisimba kayo ng Divine, isa sa kilalang simbahan dito sa Marilao. Itong daan na to, yan, may tagos dyan, dadaan ka ng San Manuel, kung hindi ako nagkakamali. Ang way natin, ito kakaliwa na tayo dito. Instead na diretso tayo kasi pwede rin naman dyan dumiretso tayo tapos pagdating natin doon sa may tulay, kakaliwa tayo going to expressway yan, going to Bukawi. Tapos MacArthur Highway na rin yung tagos doon. Ito meron dito, din dito tagos. May pasukan din papuntang expressway dyan sa tinatawag natin na Philippine Arena. Ayun, time check ngayon, 11:40 na lang ng umaga. So, kapapasok lang natin ng expressway dito sa Bukawi. So, hindi natin alam kung anong aros tayo darating doon. Depende sa flow ng mga sasakyan, kung matraffic o hindi. Ito na lang ako. Higinto na tayo. Ayan, puntang Balagtas yan. Ito yung exit. Tapos mag-exit tayo ng San Simon, exit. Kapasok tayo ng San Simon. Tapos MacArthur Highway, kakaliwa tayo, pabalik. Papuntang papuntang Apalit, Pampanga. Gusto mo tayo loves ko? Lumalampas tayo sa mga kotse. Ay, tulid, no? Gulat ko! Yan! MT09, no? MT09 yun. Nagkambyo. Paano pa ni Gali Bibor? 120 tayo. 120, pero nag-overtake pa rin sila. Hindi magandang beat dyan. Ayun, nandito na tayo sa Mahabang Tulay dito sa San Simon. Ito yung kung nagsindigan ng sigarilyo bago pumasok ka ng tulay. Makalabas ang tulay, saka pala maubos yung isang stick ng sigarilyo. Ang kasabihan dito. Time check ngayon, 11:50. So
So, 11:35 tayo pumasok sa Philippine Arena. So, sa 15 minutes lang. 15 minutes pa lang tayo tumatakbo. From Philippine Arena, nandito na tayo sa San Simon. Bayan na San Simon. Malapit na tayo mag-exit sa San Simon exit. So time check ngayon, minus 5 para alas 12. So more or less 25 minutes natin tinakbo mula Philippine Arena exit to San Simon exit. So ayan, 2 km, ang sabi, 2 kilometers. So kung hindi ako nagkakamali, dito ata yung lakeshore. Exit na tayo ng San Simon exit. Nag-tolpi tayo ng 126. Hinulang yung natin, yung balance natin sa outfit, kaya nag-gas tayo. So, ayan. Kakaliwa tayo dito. Yung diretso dyan kay Idol TikTok. Ayan, puntang San Luis, Pampanga. Ayan, dito. Kumaliwa tayo, going to MacArthur Highway. Yan sa intersection. Kung kakanan tayo, punta ng Tarlac, punta ng Pampanga, Mabalaka, to Tarlac. Ito, kakaliwa tayo, going to Bulacan, yan. So, hindi pa rin pala na sisementehan yung dati dito na ginagawang kalsada. Nung mga nag-rides tayo ng mga nakarambon. Nung nag-North Loop tayo, last year, December 10. Grabe, ganito pa ito. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Tinaas lang nila yung level ng kalsada. Kasi bahain itong lugar na ito itong kapalit. So ito, kakanan na tayo dito sa Barangay Sampaloc. Yan. Ginagawa pala yung kalsada rin ito. Medyo masikip. Ang dami nakatambak na mga buhangin. Tapos ito yung mga tricycle nasa gilid. One way lang pala. Paano pa kung may kasalubong? Yan na. Nung binata ko, wala pa tapos. Ay, wala pa. Nung binata ko, napunta kami rito, year 1997. Walang kabahay-bahay dito. Pag may kasalubong, yari. Ginagawa yung mga drainage. Hindi kayo malalim to. Kanal? Lalim na ata. Hindi kayo malalim. Huwag kang susulbot. Okay. Diyan sa may simbahan, kakainan na tayo. Parokya ni San Roque. Ayan. Malapit na tayo sa bahay nila. Dito na tayo sa ating destinasyon. Mukhang abot na abot tayo. Mukhang may question ngayon dito. So, yun ang bahay ng tito ko. Ito. Okay, check out na lang mamaya. Isin pa tayo mamaya sa San Simon. Okay, nanggaling na tayo dun sa tito ko. So, papunta tayo ngayon ng simbahan na namin yung nakita ko nung
nagpunta kami doon sa Araya. Napakaganda niya. Antigo, so hindi ko alam yung pangalan ng simbahan. Pupuntahan natin yun yan. So, ano na tayo dito sa may Caltex. Dito din yung pasukan papunta sa Expressway. North Expressway. Pagdating natin ang tulay, diretso lang tayo. Ito yung way papunta dun sa Arayat National Park. So, hindi ko alam, hindi ko matandaan yung year na pinagpumunta kami roon. Maganda roon, running water yung swimming pool. Kasi yung tubig doon ang gagaling sa, ano, sa poles. May poles doon, may mini poles. Diyan yun sa Arayat. So, dito na tayo sa Santo Domingo, Pampanga. Rotonda pala ito. So, diretso pa rin tayo. Hindi pala simbahan ng San Simon yung pupuntahan natin. Kasi nakalagpas na tayo ng San Simon. Dinaan natin doon San Nicolas, tapos ito sa Santo Domingo. So, diretso tayo. Time check ngayon, 2:45 na ng hapon. Araw ng Linggo. Tower niya. Nakita ko. Wow, ganda. Parang isang yari ng ano eh. May mga ganyan na ano. Yung sa Malolos. Sarado. Sarado, sa labas lang daw. So, dito tayo sa simbahan pala. Ito ng Santa Ana Church. Santa Ana Catholic Church dito sa San Juan, Pampanga. Yan. Dito naman natin kung gano'ng kaganda yung simbahan. May similarity siya dito sa, ano, sa simbahan ng Barsumay Church sa Malolos. May mga ganyan, no? Kita-kita natin. Antigong-antigo talaga. Taan na Pampanga pa rin po. Ito tingnan natin kung kailan itinatag tong simbahan na to. So, nung 1857 pala, simbahan ng Santa Ana, itinatag ng mga misyonerong Agustino bilang bisita ng Arayat noong December 19, 1598. Ano, naging parokya noong 1756. Itinalaga si Padre Lorenzo Guerra bilang unang kura noong 1760. Sinimulang ipatayo ito ni Padre Vicente Ferrer ang mga panulukang bato ng kasalukuyang simbahan noong 1853. Natapos sa panahon ng panunungkulan ni Padre Lucas Gonzales noong 1857. Ginamit ng mga sundalong Hapon ang kumbento nito bilang garrison habang ang pasyon ng simbahan ay naging lugar kung saan pinarswahan ang maraming gerilya sa pamamagitan ng water cure noong ikalawang digmaang pandaigdig. So ito, antigo talaga itong simbahan na ito. Napaka-historical. Yan, kitang-kita natin, napakaganda. Yari ito sa mga bricks, sa mga bato. So alam natin, wala pa mga hollow blocks noong araw. Sobrang ganda. Ang ginamit na pampadikit dyan ay yung mga ano, yung mga puti na itlog. Kaya doon nabuo ang leche plant. Kasi kaysa masayang yung mga pulang itlog, doon nagmula ang paggawa ng leche plant. Sobrang ganda. Ang galing ng pagkakaukit ng mga bato noong unang panahon, no? Yan ay ang mga gumawa ng ating mga ninuno na ang tawag sa ating mga ninuno noong unang panahon ay ang mga indyo. Sobrang ganda. Palipara natin ang drone. Te quiero desde lo más profundo de mi ser. Pero los celos dañan nuestra relación.
yun, pauwi na tayo mga best friend. Hindi tayo nakapasok ng simbahan kasi sarado yung simbahan. So, importante doon, narating natin yung simbahan na gusto natin puntahan. At yun, nakita naman ninyo kung kailan siya ginawa at mga sinong magpagawa ng simbahan yung kanina yung binasa natin. So, ayun lang, pauwi na tayo. Thank you very much sa panonood ninyo. Kung napadaan lang kayo sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, Tolmarbs TV, at pakihit na rin ang ating notification bell para updated kayo syempre sa mga future videos pa natin mga gagawin, sa mga galaan natin gagawin, sa mga DIY natin gagawin. So yun lang, maraming salamat at ingat po tayo palagi.